isa, panay ang attack at counter-strike. Meron din namang busy sa pagpapaseksi sa Zumba. Hindi rin papahuli sa pagiging fashionista naman itong isa na daig pa ang nagdadalaga. Sila ang mga groovy lola na pinag-uusapan online at kinaiinggitan ng mga kabataan. Ang mga trip kasi nila malayong-malayo sa kanilang edad at itsura, dinaig pa ang mga bata. In at relevant pa rin daw sila kahit sila ay mga seniors na. Eto na't isa-isahin natin at kilatisin ang mga nakilala naming mga Lola Gen Z. Meet the proud Tres Marias na puro seniors. Siya si Carmen Barcelona, 73, ang Lola Gamer ng Quezon City. Si Lita Libatique, 67 years old, ang kabugerang Lola Fashionista naman ang Pangasinan. At si Erlinda Baiting, 74 years old, ang pasexy na Lola Zumba Dancer ng Quezon City. Silang lahat hindi nagpapahuli sa uso. Jume Gen Z ang galawan at kayang-kayang makipagsabayan sa mga kabataan. Nakakaloka si Lola, very Gen Z. Nakakabilib siya. Parang ganun-ganun, no? Ang bongga ni Lola, hato kung hato, pak ganun. Go, 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 Lola, launch, attack, push the turret! Wala siyang iistorbuhin, lalo na kapag prenteng-prente sa gaming chair at suot ang kanyang headphone. Isa lang kasi ang focus ni Lola Carmen, ang umatak sa Mobile Legends. Libangan lang naman daw niya ito kasama ang kanyang mga apo. Para ako nadidepress kasi dati akong nagtitinda. Nakikita ko nga yung mga apo ko na naglalaro. Sabi ko, ano kaya? Gayahin ko kayo. Parang boring po sa bahay, hindi na ako nakakalabas. Diba, ang ganda pa lang maglaro ka kung ganyan natatawa ako. Wala akong kaalam-alam. Tapos minsan lang nila ko tinuruan. Tapos hindi na nila ako tinuruan magbuhat na ako. Kaya hanggang ngayon, sige, laro lang ako ng larong mag-isa. Nakikiusyoso lang noong una si Lola Carmen pero hindi nagtagal. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang interes at pagkahumaling sa pag-EML. Ang mga Gen Z, gustong-gusto siyang kalaro. Hyper kasi si Lola na parang walang kapaguran kaya binansagan pa siyang si Lola Gaming. Ayaw niyang paawat sa nakahiligang libangan dahil nakakatanggal naman daw talaga ng inip at stress sa buhay. Yung ano, pinagsasabihan nila ako na huwag daw ako maglaro. Mas maganda raw kasi may edad na ako na magpapahinga muna lang ako. Sabi ko, kaya ko naman po. Tinatawanan nila ako. Sinasabihan na, ma, pahinga ka na, ma. Minsan parang bata po na nagmamakaawa na lalaro pa. Isa pa, last game. Umabot na po minsan ng 3 to 4 hours. Tapos minsan kahit hindi siya nag-i-stream, naglalaro po siya, nagpa-practice siya. Mantakin nyo bang si Lola Gaming? Abay, tumatakas pa daw sa bahay at sa bintana pa dumadaan. Sus Marios, iba rin talaga ang trip ng Lola Gen Z na ito, di ba? Hindi ako makalabas, hindi ako pinapayagan. Nakasarado po yung pintuan namin. Ang ginagawa ko po, umaakyat ako ng bintana namin, then tumatawid ako dito para makapaglaro lang ako. Hindi lang mahusay sa online game si Lola. Pati sa live streaming, no, competitive din siya. Tuwang-tuwa ang maraming online viewers sa kanyang paandar. Kaya niregaluhan siya ng sarili niyang gaming chair. Para komportable nga naman daw itong si Lola habang naglalaro. Kumikita rin daw si Lola Gaming sa online streaming. Abay, pandagdag na rin sa gasto sa bahay. Sinigurado naman ni Lola Carmen na kahit famous na siya sa online, hindi naman niya kinakalimutan ang kanyang mga responsibilidad sa pamilya. Kung pag-attack ni Lola Carmen sa ML ang kinakaaliwa ng mga young gamers at fans niya, sa pagiging sexy at energetic naman, humahakot ng likers itong si Lola Gets na Reyna sa pagzuzumba. A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, a love to lash. Sikat at trending sa TikTok ang The Moves ni Lola Gets na umabot lang naman ng mahigit 20 million views. Paano ba naman kasi nakaka-good vibes ang bawat giling at kembot ni Lola? Parang hindi pa nirarayuma at walang sakit sa mga kasukasuan. Bigay na bigay at napaka-graceful, oh!
Hilig ko na talaga yan. Basta gusto kong, pag may tugtog, gusto kong sumayaw. Lahat ng tugtog, lahat ng klaseng tugtog, isasayaw ko yan. Sa tugtog ko lang ginagamit ang kilos ko. Walang ang tuturo, walang pinapanood, wala. 9 years old pa lang daw si Lola Gets. Nakahiligan na niya ang pagsasayaw. At nang magdalaga, dinala siya ng kanyang husay sa pagsasayaw sa kanyang pangarap na mapunta sa ibang bansa. Dati na ako nag-Japan, noong 1990s pa. Cultural dancer, mga tinikling, mga Hawaii. Basta culture, mga pandanggo. At ngayong senior na siya, tuloy pa rin sa pagsasayaw at paghataw para makapagbigay saya sa kanyang mga followers at kabarangay. Ito daw ang sikreto niya, kaya siya fit and healthy. Pag pagod ako, pag may tugtog, maliksi ako, nawawala ang pagod. Yun talaga ang ano ko, gamot. Para kay Lola Gets, ang kanyang mga naging karanasan sa buhay ay para ring sayaw. Minsan mabilis, minsan mabagal. May malungkot na parte, pero nagiging masaya din sa huli. From Dancing Queen of Quezon City, kilalani naman natin si Lola Fashionista ng Pangasinan. Sa outfit ni Lola Lita, abay hindi mo akalaing senior na. Dahil para lang siyang model na nagdadalaga. Dahil pa ang celebrity kung pagkaguluhan ng mga tao si Lola Fashionista. Paano ba naman kasi mamamalengke lang, ganito pa ang aura. Mula ulo hanggang paa, terno-terno. Binansagan din siyang Nanay Jonicia ng San Nicolas, Pangasinan. Mga tao dito, oh, gustong-gusto nila ako. Diyan na si Nanay Jonicia, oh, diyan si Mami Jonicia. Sabi nga nun, maskin sa palingke, marami akong fans. Pero sa likod ng kolorete at makukulay na damit ni Lola Lita, nakakubli ang kakulangan na kanyang nararamdaman. Si Lola Lita pala, bata pa lang nang mahiwalay sa kanyang pamilya sa Aklan. Maaga kasi siyang nag-asawa at nang manirahan sa Pangasinan, hindi na niya nakita pang muli ang kanyang mga kapatid at magulang. Parang malungkot ako kasi umalis ako doon sa mga kapatid ko. Hindi ako nagpaalam. Naibang ko lang kung buhay pa ngayon si ate ko. Hindi ko alam kung namatay na silang lahat. Nararamdaman ko rin eh, na yung lungkot niya, dinadaan na lang sa pananahi, pagtatanim ng mga halaman niya. Minsan na naming nailabas ang kwento ni Lola Lita sa Rated Corina. Sa katunayan, nag-trending pa ang kanyang istorya. At sa milyon-milyong nanood, hindi akalain ni Lola Lita na dahil sa ating programa, mahahanap siya ng kanyang mga kamag-anak sa Aklan. Napanood ng pamangkin niyang si Zenny ang aming palabas tungkol kay Lola Lita. At doon na nagsimula siyang hanapin ng kanyang mga kapatid. Matapos ang 50 taong pangungulila, sa wakas, nagharap-harap si Lola Lita at kanyang mga kapatid online. Yay! Nakita-kita rin sa wakas ang mga magkakamag-anak. Nanay, nakikilala niyo pa ba yung mga nandyan ngayon? Hindi po nga nakilala, ma'am. Bakit? Nagtandaan na, tumanda na. Kasi batang-bata pa nung malita amin. Ay, ganon. Eh, kayo naman po sa Aklan, nakilala pa ninyo si Nanay Lita. Opo. Paano nyo nakilala? Eh, mahigit 50 taon ninyong hindi nakita yan. Kamukha. Kamukha? Kamukha, nakilala namin. Totoo ba? Baka sa mga mukha ng magkakaanak, ang saya ng magkausap sila kahit online lang. At dahil mahalaga po sa amin sa Rated Corina, ang pagbubuklod ng pamilya. May sorpresa kaming handog kay Lola Lita. O nanay, anong pakiramdam na nakita mo yung mga kamag-anak mo na akala mo eh, nawala na sa mundong ibabaw? Masaya na ako, ma'am. Nakita ko sila sa video, maskin sa video call. Masayang-masaya na ako. Oo. Eh, mas maganda talagang pumunta ka ng Aklan. Hindi ba? Ngayon, ma'am, pag ano, pag mayroon ng budget, ma'am, pupunta ako doon. Kami na lang ang magpapadala sa'yo doon.
Yay! Kami na lang ang magpapadala sa'yo sa Aklan, papunta pabalik, ha? Kayo naman sa Aklan, ano naman ang pakiramdam nyo na nakita nyo ulit si Nanay Lita? Masaya yan. Kasing kulay ng kasuotan ni Lola Lita ang kanyang buhay ngayon. Buo na ulit ang kanyang pagkatao. At dahil pinaghahandaan ni Lola Fashionista ang kanilang reunion, nag-iisip na ulit siya ng pasabog na mga OOTD na babaunin niya sa Aklan. Sabihin man nila na you can't teach an old dog new tricks, pero mukhang nabali ng tatlong lolang ito ang kasabihan. Dahil sina Lola Carmen, Lola Gets at Lola Lita. Kahit pa mga certified seniors na sila from the outside, definitely young at heart pa rin naman daw sila from the inside. Proud na tawaging mga Lola Gen Z. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro.